Ang kwento ni Mabuti. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sino man ang nagukol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa pagdadala niya ng mga pananagutan sa paaralan. Walang nagsasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya ay tinatawag naming lahat na si Mabuti. Mabuti, simulan na natin ang klase. Hinuhulaan ko ang pagtungo ni Mabuti sa sulok na iyon ng silid aklatan at paghikbi kasama ko. Mabuti sana kung makakatulong ako. Nandito din ako para umiyak. Okay lang ako. Bye. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang tungkol sa aking nag-iisang anak na babae. At nais ko sana siyang maabutan sa matayog niyang pangarap. Pangarap na isang manggagamot. Mabuti manggagamot. Gaya na niya, mama? Yung lamang nakakaranas ng lihim ng kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan. Ano paborito mo? Gulay. Ah, paborito mo talong, pero hindi ka pa yung sayo. Sayo, teng, ano ka ba? Ay, may iba tayo. Eh, balitaan mo ba yung tungkol dun sa nangyari sa ano? Babae ng manggagamot? Ano ka ba? Hindi ka na balita. Pumanaw na siya. Okay na ba? Ano nga ba ang dahilan sa likod ng lihim na kalungkutan ni Mabuti? Sa buong kalupitan na iyon, inaunawaan ko na ang lahat.